Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-26 sa buwan ng Disyembre taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, tambak na basura na iwan matapos ang Pasko. Balita, hinggil sa Super Typhoon Wilma na papasok umano sa bansa sa bagong taon, pinabulaanan ng pag-asa. At Beige Reaction, Miss Calapan City 2017. Sa detalye ng ating mga balita, maalwan at balik na sa normal ang biyahe ng mga barko. 26 ng Disyembre sa Calapan Port as of 10 a.m. Ayon sa PMO Mindoro, balik sa normal na ang lahat ng biyahe ng barko. Maliit man o malaki, kung saan matatandaan na nagkansela ang mga maliliit na barko noong kasagsagan ng bagyong Urduha at Binta dahil sa malaking alon sa karagatan. Konti lamang ang bilang ng mga biyaherong lumuwas at umuwi ng lalawigan, kung saan ang ilan sa mga biyahero ay mas piniling lumuwas na maaga pabalik ng Maynila at Batangas upang hindi na makisabay sa dagsan ng mga biyahero na darating sa bagong taon. Samantala, dahil tanging tail end of cold front lamang ang umiira na weather system sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa kasalukuyan, asahan naman ang katamtaman na pag-alon sa karagatan habang bumubiyahe. Suliin pa rin sa PMO Mindoro, inaasahan at handa na silang dadagsang mga biyaherong palabas at papasok ng lalawigan matapos ang bagong taon. Sa ibang balita, ipinaalala ng Calapan City Central Fire Station na mapanganib ang mag-imbak ng paputok lalo na kung hindi tama ang pagtatago nito. Ngayong ilang tulog na lamang at papalapit na muli ang bagong taon, aktibo ang ahensya sa pagpapaalala sa mga tao, mamimili man o maninda hinggil sa mga dapat at di dapat gawin sa mga paputok. Binigyan din ni SFO 1 Lizal Reyes, Public Information Officer ng CTVFP, na buong taon silang may inspection at kung may makikita silang mga nakaimbak na paputok sa bahay o gusalin, ay maaari nila itong kumpiskahin. Unang-una, meron tayong batas na kailangan, kapag mag-iimbak tayo ng paputok, ay nakaayos yung ating storage area. Isa pa, nagkakanda kami ng mga inspection all year round dito na pag meron kami nakita ng mga nakaimbak na paputok, so ito ay pwede nating kumpiskahin or pwede nating ipalagay sa kanila sa mga sa lugar na pwede pag-imbakan kasi may danger ito. Sa lungsod ng Calapan, isang ordinansa ang ipinasa kung saan may higpit na pinagbabawal ang pag-imbak ng mga tirang paputok sa bahay para na rin makaiwas sa panganib. Samantala, ayon kay SFO 1 Reyes, upang makatiyak ng kaligtasan ng lahat, ang mga natirang paputok, panindaman o hindi, ay dapat na binabasa na upang hindi na pumutok at makapagdulot pa ng aberya. Kapag may mga natirang paputok, dapat binabasa na ito para hindi na siya pumutok ulit. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ayon sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit.
supported by the PCTA. Bibida muli ang mga bilog na prutas ngayong bagong taon. Kaugnay nito, ating kumustahin ang presyo ng mga prutas sa pamilyang lungsod ng Calapan sa ulat ni Mel Francisco. Matapos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, nagsisimula na ang paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. At dahil New Year, magiging mabenta muli ang mga bilog na prutas na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa pamilya. Sa pwesto ng mga maninda ng prutas malapit sa pamilihang lungsod, handa na ang mga fruit vendors sa inaasahan nilang pagdagsa ng mga mamimili ilang araw mula ngayon. Ayon kay Jennifer Arces, wala pa namang pagbabago sa presyo ng mga ito bagamat wala rin katiyakan kung tataas pa ito sa mga susunod na araw. Depende aniya sa bentahan sa pinagkukunan nila sa Maynila. Walang pagbabago, yun pa rin. Sana kasi bukas pa lang ang kung pa lang kami mag-ano ng presyo kung magtataas din sa Maynila. Kung hindi naman, hindi naman kami nagtataas din. Sana mag-ano namin eh. Sa ngayon, ang kiat-kiat ay 80 pesos ang bawat net, 200 naman kada kilo ang longgan, habang ang mansanas at ponkan ay 10 piso hanggang 25 pesos bawat piraso. Mayroon ring mabibili na 3.50. Ang seedless orange ay 100 hanggang 130 pesos ang tatlong piraso. 240 pesos naman ang kilo ng seedless grapes habang 200 ang may buto. 25 pesos ang lemon at peras, 35 ang kiwi at 50 pesos ang persimmon. Sa malalaking prutas naman, 100 ang pomelo at pakwan. So uli pa ni Jennifer sa mga mamimili, piliin ang mga prutas na bago upang hindi kaagad masira ang mga ito. Hindi yung mga bago. Ang prutas naman namin, mga bago pagkaganda ng season. Kasi talagang nag-lista kami ng marami para handa kami sa mga dadating na. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, katatapos lamang manalasa sa ilang bahagi ng bansa ni Ordua at Binta, ngunit panibagong super typhoon umano ang nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago magbagong taon. Ang balitang ito ay nagdulot ng takot sa marami at dahil dito, naglabas ng press release ang PAGASA kung saan pinabulaanan ng nasabing maling impormasyon. Ang detalye ay hahatid ni Jao Marunilla. Pinabulaanan ng PAGASA ang kumakalat na fake news sa social media patungkol sa pagtama ng isang tropical cyclone sa bansa sa darating na bagong taon. Ayon sa mga nagkalat na post at comments sa mga social media, ang bagyong Wilma ay inaasahang tatama sa bansa sa 28 hanggang 31 ng Disyembre na di umano ay dadaan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Dahil sa nasabing mga post, marami sa mga netizens ang naalarma at nagpanik. Samantala, ayon naman sa inilabas na press release ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, ang kumakalat na balita ay isang fake news. Ayon sa statement ni Chief of Weather Division ng PAGASA, Dr. Esperanza Cayanan, normal na may nabubuong tropical cyclone sa buwan ng Enero, subalit ang pag-predict o panguhula ng intensity nito, lalo na sa pag-predict na magiging super typhoon ito sa loob ng mahigit na isang linggo, ay malaki ang tsansa na hindi was o accurate. Makikita naman sa downloaded satellite footage mula sa PAGASA na walang namumuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at makakaasa ng magandang panahon sa darating na araw.
Ang pag-ulan tuwing gabi at umaga ay dala ng tail end of cold front na kasalukuyang weather system na umiiral sa kalakhang bahagi ng Oriental Mindoro at ipinapaalala pa rin ng mga otoridad, lalong-lalo na sa mga mamamayang malapit sa danger zone area na mag-ingat. Sa huli, ayon pa rin sa PAGASA, iwasan ang paniniwala sa mga post ng hindi otorisadong account at makinig lamang sa mga otorisadong ahensya katulad ng PAGASA. Iwasan rin anila ang pag-share o pagkakalat ng mga hindi beripikadong balita upang hindi ito magsanhi ng panik. Para sa mas detalyadong ulat ng panahon, maaaring bisitahin ang kanilang website na pagasa.dost.gov.ph. Jao Marunilla, TVNet Newsline. Sa ibang balita, matapos ang masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan at kabi-kabilang nagdaang Christmas party, kasunod nito ang problema sa basura. Dahil sa nakalipas na holiday, tumambak na ang maraming basura. Ayon kay City Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Landicio, patuloy ang paghahakot hanggang sa kasalukuyan, bagamat aminadong nahihirapan sila. Ilan anya sa mga barangay ang baha pa rin at may kataasan pa ang tubig. Ilan rin ang may makipot na daan habang ang ilan ay hindi madaanan ng tulay. Mayroong siyam na garbage truck ng pamahalang lungsod at tatlo dito ngayon ang sira. Ang pitong natitirang sasakyan ang siya ngayong maghapong nangongolekta ng basura sa 46 na barangay. Dagdag pa ni Landicio, sakali mang hindi kayanin ng kanilang pitong garbage truck ang paghahakot. Hihiling na siya sa City Engineering Office ng karagdagang sasakyan upang matapos ang pangongolekta na nadaragdagan pa sa paglipas ng mga araw. Sa uli, mensahe pa rin ni Landicio ang ligtas at masaganang pagdiriwang ng darating na bagong taon. Nawaan niya'y patuloy na maunlad ang bawat pamilyang kalapeño at kasabay ang higit na pagmamalasakit sa kalikasan. At ganun rin ang responsableng pamamahala ng basura ng bawat isang mamamayan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree Air Conditioner. Kokoronahan bilang Miss Calapan 2017 si Claire de Beatriz Beige Lechon kasama si Dorothy May Guerra, Miss Calapan Agritourism at si Mary Philaine Macadili bilang Miss Calapan Ecotourism. Ang detalye ihahatid sa atin ni Jake Viray. Ngayong 2017, tatanggalin bilang Miss Calapan City si Claire de Beatriz Beige Escondo Lechon, ang ikalawa sa tatlong anak ni na First District Congressman Doy Lechon at Ronnie Escondo Lechon. Kasama ni Beige na kukoronahan si na Dorothy May Guerra, Miss Calapan Agritourism at si Mary Philaine Macadili bilang Miss Calapan Ecotourism. Si Beige Lechon, 18 taong kulang, ay isang consistent Dean's Lister sa Ateneo de Manila sa kursong BA Psychology. Nagtapos ito ng elementarya at sekundarya sa Holy Infant Academy bilang salutatorian noong elementary at first honor sa high school. Si Beige rin na sinasabing second generation beauty queen na mula sa Cueto Lechon family matapos ang 39 years kung saan ay tinanghal ang kanyang tita na si Marita Lechon Perez na Miss Calapan taong 1979. Ako ay nagpapasalamat dahil nabigyan ng pagkakataon. Well, of course, it will always be the pride of the parents. Ako at ang aking may bahay na si Rona, siyempre natutuwa at kasi yan sa siguro una
siya ang simbolo ng isang sentro ng kagalakan, kasiyahan ng lungsod ng Balapan, tuwing kapistahan ng ating Santo Niño. One of the highlights no, ng fiesta. Pangalawa, ito ay tradisyon sa pamilya. Ang aking ina, ang aking kapatid, the most recent was crowned Miss Calapan in 1979. So almost 4 na dekada. Tapos pumasok sa aking anak. Binamis Calapan, nagsimula na si Beach kasama si na Mary Philene at Dorothy ng kanilang Charity Works. Kabila na dito ang pagbisita sa Aruga Kapatid Foundation Home for the Aged sa Barangay Managpi, Demo Farm ng Lusod sa Barangay Bika, Batino Dump Site at ang pagpapakita ng malasakit sa kalikasan sa pamamagitan naman ng mangrove planting sa Barangay Silunay. Escort ng Miss Calapan ang ABS-CBN talent na si Enzo Pineda. Gaganapin ang coronation night sa darating na December 30, ganap na alas 7:30 ng gabi sa City Plaza. Matapos ang coronation program, isang celebrity show ang sunod na tiyak na aabangan ng mga Calapeño. Samantala, mapupunta naman sa Santo Niño Cathedral ang proceeds ng Miss Calapan 2017. Sa ating public service, tinatawagan ng lahat ng graduate ng DWCC High School Batch 92. Ang 25th year batch reunion ay nakatakda sa darating na December 30, 2017, ganap na alas 2 ng hapon. Sisimulan ito sa banal na misa sa Saints Peter and Paul Chaplaincy sa Barangay Lumang Bayan, kasunod ang motorcade at ang program na gaganapin naman sa Ferraran Hills sa Lumang Bayan, lungsod ng Calapan. Samantala, inaanyayahan po ang lahat na manood ng One Night Only Show for a Cause on Yuletide Season sa December 28, 2017 na gaganapin sa Mena G. Valencia Gymnasium, Nauhan Oriental, Mindoro. Tampok ang kilig ambassadors na hashtags BoybandPH at stand-up comedians na sina Waki Kiray, Jenny Gabriel at Iya. Maaari rin po kayong bumili ng tickets sa mga lugar na nakikita ninyo sa inyong TV screens. Ang kikitain po dito ay mapupunta sa tatlong piling beneficiaryo. Samantala, try different kind of internet gamit lamang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari na rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline 7 crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Juan Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.